Hi guys, Happy New Year and welcome to our first video para sa taong 2024. Pag-usapan muna natin. Actually, I don't want to talk about it. Ayokong pag-usapan ito. Matagal kong iniwasan ang issue na to. December 2023 pa, nung lumabas ang mga pasabog daw ni Cardona about the PBA, kung ano ang swelduhan sa PBA, kung magkano ang sinweldo sa kanya sa Northport, Batang, Peror, then Global Port. Masyadong lumaki ang issue na ito. Alam nyo naman, napakadaming haters ng PBA. Kapag nagsalita ka about the PBA ng masama, kakagatin kagad ito ng mga haters ng PBA. Now, lilinawin natin. Pag-usapan natin, Cardona, ang sinabi niya, makatotohanan ba, makatwiran ba, tama ba na binaligtad niya, tinabla ang kanyang mga kapatid? Pag-uusapan natin kung bakit naging kapatid ni Cardona ang mga binanata niya by revealing kung totoo man na pinasweldo siya ng 30,000 pesos ng Global Port noong taong 2017. Bago natin simulan ito, pakipindot muna subscribe button at notification bell. And of course, yung mga hindi daw makapanood ng PBA, mag-register kayo sa 1xbet. Papaalala ko lang, pindutin lang ninyo ang link na inyong makikita sa ating description box. Mag-register using my KRTS promo code. Maaari pa kayo magkaroon ng up to 6,000 pesos bonus. Pindutin nyo lang muna ito bago kayo mag-deposito. But syempre, lagi namin pinapalala, family first, gamble responsibly. Paalala ko lang, hindi ko binabanatan si Cardona. I don't have any business na banatan si Cardona, just like him na banatan kahit pa unintentionally ang mga kapatid niya sa Global Port na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon nang siya ay sumadlak to the lowest point of his career, no, of his life. Binigyan siya ng pagkakataon ng Global Port para kahit papano makatayong muli mula sa pagkakasadlak na nangyari kay Cardona. Ano bang mga issues kay Cardona bago siya tanggapin, papirmahin muli ng Global Port na kanyang unintentionally man ay binira sa kanyang mga pahayag about the 30,000 pesos salary noong siya ay kinuha ng Global Port? Ang lahat ng kanyang nagawa ay pwedeng-pwede sana napatawa na siya ng lifetime ban ng PBA because of how he represents the league. Tandaan natin, ito ay mga professional players. Hindi lamang ang kanilang mother team ang kanilang inire-representa, pero inire-representa din nila ang nasabing liga, ang PBA. Huwag na nating banggitin ang mga kumpanya. Pero itong si Cardona, ano ba ang kanyang pinagdaanan bago siya kuning muli ng Global Port? Nandiyan ang insidente that he overdosed himself with drugs. Nandiyan ang insidente na sinaksak niya sa likod ang kanyang live-in partner. Nandiyan ang insidente na nakipagbugbugan siya sa parking lot. Nandiyan ang insidente na kanyang inamin na siya ay namamakla. Actually, napakasakit pag-usapan yung pamamakla because naging negatibo ito sa pananaw ng mga tao. Dahil sa mga tao na kagaya ng ganito, na pinag-uusapan pa in social media na sila ay kumikita with their relationship sa LGBT community. Napakasakit, di ba? Na pinag-uusapan sa social media na pinagkakakitaan nila ang isang relasyon with a member of LGBT community. Ito ang masama. Wala bang karapatan yung LGBT community na sumaya, magmahal, nang hindi kailangang magbayad, nang hindi kailangang pagkakitaan ng mga tao na kagaya nito? Mga tao na sinasamba ngayon sa social media dahil sa kanilang isiniwalat about the PBA. Aba, mag-isip-isip naman tayo kung sino ang ating papaniwalaan, kung sino ang ating iiduluhin. Dahil kung sino ang ating sinusubaybayan, kung sino ang ating iniidolo, maaaring ganito rin ang ating pagkatao. Mag-isip-isip kayo sa sinasabi kong ito. Kung sino ang iniidolo ninyo at kung sino ang pinaniniwalaan ninyo at sinusundan, maaaring ganyan din ang inyong pagkatao. Ang sinasabi ko, kayo na ang humusga sa sinasabi ni Cardona ngayon na binabanata niya, actually unintentional man, na banata niya ang kanyang mga kapatid sa Global Port. Bakit ba mga kapatid? Franz Pumarin, Team Governor Eric Arihola, Team Owner Congressman Mikey Romero. Those are Lasallians. Palagay ko, iyon yung connections na nagbigay ng pagkakataong muli kay Cardona na makabalik siya sa PBA, umahon, bumangon mula sa pagkakasadlak. Hindi lamang pagkakasadlak, masamang-masamang pagkakasadlak. Huwag na natin pag-usapan ng PBA na binigyan pa rin nila ng pagkakataon si Cardona when they have a chance
na iban ito sa kanilang diga dahil nga sa misrepresentation na ginawa ni Mac Cardona sa PBA. Hindi siya binan ng PBA, pinayagan siya ng PBA na makuhang muli ng Northport Batang Pier kung yung ibang team, kung walang connections, hindi bibigyan ng pagkakataon si Mac Cardona na makabalik sa PBA. Napakadaming mahuhusay na manlalaro na pwedeng pagpilian ng bawat koponan at ang Northport Batang Pier, binigyan nila ng tsansa si Mac Cardona because they have connections, they have brotherhood. And then 6 years, 7 years after, magsasalita ng ganito si Mac Cardona. Kahit nga ba unintentionally or indirectly, binabanata niya ang Global Port, mag-isip ka naman. Kung sino ang may-ari ng Global Port, mag-isip ka naman sa binigay sa'yo na pagkakataon ng mga taong naaapektuhan ng mga nirereklamo mo ngayon. Ang pinagtataka ko lang actually, dito sa mga taong kumakampi pa kay Mac Cardona, meron ba kayo ni isang player, active player, na nagrereklamo about their salary sa PBA? Magbigay kayo ng isang player, active player na nagrereklamo ngayon sa kanilang sweldo sa PBA. Actually, hindi nga pinapatulan ng PBA ang mga pahayag na ito ni Mac Cardona para sa kanila. Walang weight, walang timbang yung mga ganitong pahayag ni Mac Cardona. For the content, ganyan po ang mga pahayag na ito ni Mac Cardona. Kasi bakit? Napakadami kasing pumapatol. Ito ang tandaan ninyo, mas madaling makahawa ang bulok. Hindi ko sinasabing bulok si Mac Cardona, but he is trying so hard to be one. Ano ba talaga ang katotohanan? Nandiyan na nga ang katotohanan eh. Ito babasahin ko in a quote. Nung siya ay papirmahin ng Northport Batang Pier, ito ang kanyang mga pahayag. Sobrang happy ko na nakapaglaro ulit ako ng basketball. Di ko ine-expect na makakapaglaro ako sa PBA since nung nangyari sa akin last year. Di ko alam na may kukuha pa sa akin. Kaya thankful ako kay Franz, kay Boss Mikey Romero, kay Eric Arejola na binigyan nila ako ng pagkakataon para mapakita ko na kaya ko pa maglaro. Diba? Very grateful nung time na yon. Very thankful sa mga nabanggit kong brothers, kanyang brothers, Lasallians. Anong nangyari? Bakit ka nagpapahayag ng ganito ngayon at kahit pa indirectly, tinitira mo yung nagbigay sa'yo ng pagkakataon? Merong mga nagko-comment dito. Ang sinasabi pa, hindi utang na loob yun dahil binarat pa nga nila si Mac Cardona. Anong binarat? Pero ang pinasasabi ninyong binarat. Wala lang ang kumukuha dun sa tao. The fact na pinirmahan niya yung kontrata, naiintindihan niya na ganito yung sweldo at nagpasalamat pa siya, saan siya nang gagaling ngayon? For the content? So, mag-isip-isip kayo ng maigi bago kayo magkomento dito sa aking mga pinahayag. Eto na nga, nasa harapan nyo na, binibigay ko na sa inyo. May pagkakataon kayo para baguhin yung sarili ninyo na inilantad ninyo sa Facebook, nakikita ng mga friends ninyo kung ano yung mga komento ninyo. Isipin ninyong mabuti bago kayo magkomento. Uulitin ko, mas nakakahawa ang bulok. Pilitin nating maging matino sa ating pagpili kung sino ba ang ating paniniwalaan. Hindi dahil sikat ngayon or trending ang usaping ito at marami ang kumakampi kay Mac Cardona, ibig sabihin siya na ang tama. Diba? Bagong taon, ganito ang ating content. First content of the year 2024. Napakaganda pa sana ng ating pag-uusapan. San Miguel Beermen, isa na lang na panalo laban sa eliminated na Blackwater Bossing at pasok na sila, makukuha na nila ang top 4. Ang Barangay Ginebra sa pagkakapanalo naman nila sa Northport Batang Pier ay may pag-asa para makakuha ng top 4. Pag-uusapan natin yan. Gagawa tayo ng buong video about the possible top 4 finishers. Magnolia Hotshots, sigurado na yan. Phoenix Super LPG, Meralco Balls, Barangay Ginebra, San Miguel Beermen. Sila na lang ang nag-aagawan sa tatlo pang nalalabi natitira na slots para makakuha ng twice to beat advantage. Pero ito, guys, mag-isip-isip tayo kung sino ba ang ating paniniwalaan sa social media. Hindi dahil trending sila, sila na ang tama, sila na ang ating kakampihan, sila na ang dapat paniwalaan. Pag-isipan din natin, baka naman for the content lang, or yan talaga ang brand ng kanilang vlog, binigyan po tayo ng isip ng Panginoon, inilagay nila ito, ang utak nilagay nila sa ating ulo, kung saan ang pinakamataas at dapat na una nating ginagamit. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli. Pag-uusapan na natin mga positibo sa PBA. Salamat sa patuloy na sumusuporta sa Philippine Basketball.